morning sa inyo mga kabomba. Ngayon mga kabomba, ipapakita ko sa inyo yung bagong modelo ng Honda Scoopy na 2021 model. Hindi so, totoo yan. Mga kabomba, kung hindi ako nagkakamali, ang alam ko na huling labas ng Honda Scoopy sa Pilipinas ay noong 2015 pa. So ngayon nga mga kabomba, pupunta ako sa shop ng Honda para maipakita ko sa inyo yung mga bagong features at yung mga specification na meron kay Honda Scoopy. So tara mga kabomba, samahan niyo ako at pupuntahan ko na siya. No mga kabomba. So yan nga, may papakita na naman ako sa inyo na bagong scooter mga kabomba. So ito mga kabomba, medyo may konting traffic lang pero hindi naman mga ano lang to. Hindi kasi ako makasingit mga kabomba gawa ng medyo malaki itong dalakong motor. Hindi naman Google! Na yung lahat. Parinig kita sa mukha. Kaya yun din ang mga purpose mga kabomba ng ano ng mga yung kung may maliliit kayong motor. Halimbawa, yung mga scooter na maliliit, madadaling isingit sa traffic yan. So, ayan, kung mga bomba, makikita nyo yan, may bakod ng temple yan. Ayan. Puro kasi mga Buddhist dito, mga kabomba, kaya talagang yung mga temple nila dito ay pagka nakita nyo, napakagaganda ng pagkagawa ng mga temple. Lalo na yung mga, ano nila, mga kabomba, yung mga bakod, magaganda. So ito nga mga kabomba, medyo malapit lang dito yung shop ng Honda. Kaya kasi mga kabomba, malapit lang yung bahay namin dito sa ano, kasi nasa sentro kami eh. Hindi totoo yan. Kaya pagka may gusto akong puntahan ng mga shop ng motor or magtingin-tingin, madali akong nakakapunta kasi kahit saan ka pumunta, napakalapit lang, marami dito sa tabi-tabi. So ito na mga kabomba, malapit na ako. One eternity later. Ito na nga mga kabomba, si Honda Scoopy. Ang ganda ng kulay mga kabomba, matte black na may combination na pink. Napakaganda talaga ng ano, combination. Tapos yung upuan makikita niyo, ayan kulay brown. Talagang ano talagang moderno na yung classic na modern. So ayan yung may sticker kung makikita niyo, Club 12. Ayan, Honda Scoopy i. Diba mga kabomba, ang laki ng pagkakaiba mga kabomba kumpara dun sa yung Honda Scoopy na dating inilabas sa Pilipinas. Sana ito mga kabomba ay mailabas din sa Pilipinas kasi feeling ko lang ha, maraming bibilin ito kasi kaya kung makikita nyo naman na talagang classic or modern classic yung dating niya. Headlight niya, ayan mga kabomba, fully LED. Yan, kung makikita nyo, tapos para siya may matang ano doon na ano. Tapos yung flasher niya mga kabomba ay ano, bulb type. So ito mga kabomba yung front fender. Yan, malapad, parang yung sa Yamaha Fino. Combi brake nga pala siya mga kabomba. Sa harap yung disc niya, yung disc brake, combi brake. So ayan, may sticker na Honda dito mga kabomba. Tapos dito yung dual cable. Ayan, kung makikita nyo mga kabomba, tapos yung kulay pink dito. Tapos sa baba, may Honda na sticker. Tapos yung side mirror niya mga kabomba, ang ganda o, pinaghalong black at pink. Talagang maganda, magandang tingnan, lalo na sa personal mga kabomba. Itong upuan niya, malapad, malambot at maganda yung leather. Siyempre, branded tong motor na to, kaya talagang solid na solid ang pagkakagawa. So ayan mga kabomba, yung ano niya, analog, tapos yung sa gauge niya ay digital. Dito sa left side yung high low beam and high beam, saka horn, yung flasher. Tapos dito syempre hindi mawawala kay Honda yung kill switch, saka yung starter nandyan din mga kabomba. Diba? Sobrang ano, ang laki ng pinagbago niya kumpara dun sa mga previous model. Dito mga kabomba yan, makikita nyo may bulsa dyan, ayan. Pwede kayong maglagay ng mga coins dyan or yung maliliit na bagay. Tapos pag inopen mo yan, may charger din yan. So dito manual key, tapos nandyan yung bukasan ng sa upuan. Ang ganda mga kabomba, talagang ibang iba na yung mga classic na inilalabas ngayon. So ayan yung pipe nya mga kabomba, medyo maliit. Tapos mayroong emblem na Scoopy eye. Ito ang rear tail light niya mga kabomba.
Ayan, fully LED. LED yung tail light, pero yung flasher ay bulb type. So ayan mga kabomba. Ayan yung engine niya, air-cooled mga kabomba. Honda Scoopy. So di ba mga kabomba, ang ganda ng Honda Scoopy. 1 hour later. So ayun nga mga kabomba, si Honda Scoopy na ipakita ko na sa inyo. Kung medyo nabitin kayo mga kabomba sa susunod, magre-rent ako mga kabomba ng Honda Scoopy at i-review ko, ipapakita ko yung top speed. Pero sana may ma-rent tayo ng mga bagong modelo. Hindi totoo yan. So pagka nagkaroon ako ng time, pupunta ako dun sa mga rentahan ng motor para maipakita ko sa inyo yung mga motor na meron dito na wala sa Pilipinas. O nga pala mga kabomba, shoutout nga pala sa mga basher dyan. Siyempre hindi mawawala yung mga basher. Dyan sila maligaya eh. Pero ako sa inyo mga basher, gumawa na lang kayo ng sariling content nyo at video nyo. Kakapanurin ko at pupurihin ko kayo. Siyempre hindi naman ako nang babash eh. Kahit nung hindi pa naman ako nagba-vlog, hindi naman ako mahilig mag-comment or yung mga kahit ayaw ko sa isang video, hindi naman ako nagsasabi ng mga negatibong bagay na makakasakit sa kapwa mo, di ba? So yun lang mga kabomba. Try nyo din mga basher na gumawa kayo ng sarili nyong content at ng vlog. So kasi wala namang perfectong tao eh. Lahat talaga ng tao may makikita kayong pagkakamali. Pero nasa mga tao na din yun. Kaya syempre hindi ko naman kayo mapi-please. So yun nga, gawin nyo lang kung saan kayo masaya. Sabihin nyo kung ano yung gusto nyo. Ganun talaga. Kaya ako hindi ko naman pinapansin yung mga ano na yun eh, mga comment, yung mga basher. Kasi nga, yung iba nga kumikita dahil sa basher, ito, di ba? Pansinin mo yan, di may stress ka lang yan, di ba mga kabomba? So, huwag mo na lang pansinin, basahin mo na lang at huwag mo na lang pansinin, ganun talaga. Hindi mawawala yun. Kahit naman sa video, may mga basher talaga eh. Kahit sino mga YouTuber, makikita nyo talagang ibinabash. Kung yung mga matataas na politiko nga dito sa Pilipinas mga kabomba, binabash pa yung pa kaya yung mga simpleng tao lang na tulad natin, di ba? So ganun talaga. Kasi ako, ginagawa ko yung mga bagay na gusto ko at makapagpasaya sa akin mga kabomba. Basta ganun lang, ibibigay ko lang sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano yung mga motor na meron dito dahil mahilig nga ako sa motor, di ba? So kung nakikita nyo boring, it's okay. Wala naman problema doon, diba? Kasi ako nag-enjoy sa ginagawa ko, nagbumotor ako, wala akong sinasagasaang tao, diba mga kabomba? Ganun lang yan. Diba kasi marami pang dada eh. Di sana gumawa na lang ng sariling content, diba? Para matikman nila yung mapa. Pero huwag kayong mag-alala mga kabomba. Pag ako, binash nyo. At ako, hindi ko naman papansinin yan. Hindi ko naman din kayo babash. Hindi naman ako ganun tao. Hindi ako mahilig sa ganun. Hindi ko pinapansin yung mga yan. Hindi ako mahilig mag-comment-comment ng kung ano-ano. Kahit ayaw ko sa isang bagay or may napanood ako sa video, hindi na ako magko-comment dyan. Wala lang. Sasarilinin ko lang yan. So, syempre hindi naman lahat ng tao mga kabomba ganun, di ba? So, hayaan lang natin yung mga basher na yan. So, balik tayo sa usapang motor mga kabomba. Kalimutan na natin yung mga basher na yan. So, ako hindi ko pinapansin yan para hindi ako ma-stress. So, yun nga mga kabomba. Pagka, di ba, ang daming lumalabas ng mga scooter. So, itong si Honda Scoopy, siguro, sana mailabas din sa Pilipinas sa ayon si Honda Super. Kasi inilabas sila dati tapos biglang pinays out. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre kasi sa scooter kasi para sa akin lang mga kabomba, di ba? Parang pagdating sa scooter, puro Yamaha kasi ang ano sa Pilipinas eh. Yung mas patok ba sa mga tao. Kasi lalo na pag bumili ka ng Yamaha na halimbawa mga scooter, mga ilang months lang mabilis ka makakabili ng mga piyesa ng mga pang-upgrade. Dahil ako naranasan ko yun eh, dati puro Honda ang ginagamit ko sa Pilipinas. Tapos
nahihirapan ako bumili ng mga ano, yung mga pang-upgrade na accessories, mga kabomba. So kaya after nun, nag-ano na ako, nag-palit ako ng Raider, ng Mio, ayan, yung mga Raider, Mio, ayan, madadaling hanapan ng mga pyesa yan. Yung mga pang-aftermarket na pang-upgrade. Pero depende lang din siguro sa lugar, hindi ko lang din siguro na subukan. So dito kasi mga kabomba ay patok na patok ang Honda dito. So yun lang mga kabomba, maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod na vlog ko. Maraming salamat.